Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today, may iba naman tayo, no? So, this is all about three NFT games na I think they have the similar developers and they're trying to do the same scheme in the last month. So, I've noticed that and gusto ko lang na maging aware lahat ng aking viewers regarding this so that you won't be able to put your money at risk. Okay, again, investing in NFT games are 100% risk. It doesn't guarantee na pag nag-invest kayo ay kikita kayo agad. But before anything else, before we proceed, if hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe and also hit the notification bell para lagi ka ring updated sa mga bago nating upload. Let's go. So, welcome back to my channel, guys. Again, this is BM Gaming TV. And, yun nga. So, pag-uusapan natin is all about D-Ball, Plan to Earn, and Fusion Hero. So, itong tatlong NFT games na to, they have a lot of similarities in terms of the gameplay and probably the website itself. So, the way you look onto their website, almost pareho lang talaga sila. So, iniba lang nila yung itsura ng mga characters and also yung design ng platform nila, but in terms of the gameplay and in terms of how they manage the game, it's almost the same. Mapapansin mo talaga siya, guys. So one thing na naging hint sa akin is when I invested in D-Ball, ang starting niya is 19.99 D-Ball. Okay, yun ang starting price niya, and then you have to throw the capsule so that yung hero ay lalabas. Okay? We all experienced that sa mga nagdi-D-Ball dito. So, before, kung nakabili ka sa price na 500, okay? So, natin 500 pesos natin nabili isa. Or mga around 600, let's say. Pero ako, 500 ako nakabili. So, let's say 600 mo nabili. Okay, medyo na late ka ng pasok. So, times mo yan ng 21 to be exact. Okay. Nag-invest ka ng 12,600. Kasi 21 D-Ball yung total na nagastos mo. Tama ba? Now, pag pumasok sa D-Ball, guys. Okay. Almost 10% na lang nito yung investment. Okay? But, there's a huge difference. So, support 99 D-Ball. Times natin to ng the price is around 284, so 14. So technically almost 10% na nung initial investment mo. Now, they actually changed the reward system as well. Okay, yun yung mga changes ni D-Ball right now. So ang ginawa nila, guys, is change nila yung rewards mo. So for example, ito. Lumit yung reward sa 30%. Dati umaabot to ng 1.2 to 2.4. Sa rare one lang, guys. Okay? But now, they change it to 0.2292 D-Ball to 0.4126. Okay? So, napakalaki ng changes. Now, pag pumalo ka ngayon at nanalo ka, let's say, nakuha mo yung minimum reward na 0.23. 65 PHP. Okay? Ang gas fee mo, guys, magdidepende yan sa rate ni Binance or ni BNB. So ito, sabihin natin 15 pesos yung gas fee. Actually, iba yan eh. So, try natin, okay? Papakita ko lang sa inyo. So, masakit pumalo for me kasi, syempre, lugi ka talaga eh. So, kung sa 30% ka papalo, okay? 65. Paano kung dito ka pumalo? Say, 0.11. 31 pesos. Okay? So, sana nagigets nyo yung point ko, no? Dito, pumalo din ako kanina. So, actually, sa phone pala ako pumalo nun. So, ang reward lang na nakuha ko sa Drake Keeper ko, which is yung rare to ko, pumalo ako sa 70%. Eh. So, pagkapalo ako sa 70%, ang nag-in ko lang is around 0.2, I think. 0.2 D-Ball lang. So, napakaliit. Napakaliit na, guys. Alright, so, the bad thing about this is they actually launched a promotion last week. And doon eh makakabili ka ng discounted kuno na characters or capsule para of course madagdagan mo yung character mo.
And then suddenly, when you look on this one, all right, naglabas sila ng claw last week. Then after this maintenance, naglabas naman sila ng armor. Ngayon guys, ang sabi nila, pag bumili ka ng armor at ng claw at pwede mo silang gamitin at the same time, okay, mag-earn ka ng usual rate mo before, which is talagang yung normal rate before ni D-Ball. Okay, so mag-spend ka ng 5.99 D-Ball for additional rewards. Wherein, maglalabas na naman ulit sila ng panibagong item, which is yung helmet. Okay? So, every time na they make an update, guys, okay, meron silang bagong items na nilalabas. And the more na gumagamit ka ng armor at claw, the more na mas mataas yung gas fee mo. So, ano nangyari? Paano ko nasabi na parang same siya sa Fusion Heroes at Plan to Earn? When you visit Plan to Earn, okay, ganun din yung starting niya. Around 21 din yung kailangan mong ilabas na P2E tokens para makapag open ka or magkaroon ka ng isang plan. Now, pagka nag-enter ka, meron na silang tinatawag na mga potion. Okay, so check naman natin yung plan to earn. Kasi ito nakita ko lang to sa content ni nakita ko lang to sa content ni GG Nix. So nag-entry siya sa 1000 si GG Nix. Nag-entry siya sa 1000, guys. So imagine nag-invest siya ng 21,000. Pero I'm sure naka ROI na siya kasi early player siya. Eh. So ganun lang guys. So 21 times mo yan ng 1,000. May mga nag-invest diyan. Ang pinaka-peak kasi niyan is around saan ba pinaka-peak niya? Ito, all-time high is 1,147. So imagine if nakapag-invest ka lang sa 1,000 na lang na price. Ang laki na hahabulin mo. Okay? Now, in terms of the reward, tignan natin, no? Tignan natin yung reward system sa Plan to Earn. So, punta tayo sa group nila. Kasi hindi ako nag-invest dito, guys, sa totoo lang. I haven't invested in this game. Pero, they have the same mechanics. Okay, yun yung napansin ko. May same mechanics sila. Then, same din yung mga updates na nilalabas nila, eh. Kumbaga, parang, it's planned. You know, planado yung galaw nila sa lahat ng account nila, no? Or I mean, sa lahat ng laro na ginawa nila. So, feeling ko same developers lang din dito. Tingnan natin. So, tingnan natin dito. Wait lang. So, walang naglalabas dito ng mga earnings nila, no? So, mataas naman yung price ni Plan to Earn compare kay D-Ball right now. So, ayan. Same din sila eh. May early withdrawal tax na rin si Plan to Earn, which is siguro nirequest din ng mga players. So, ganun din dito. Now, sa Plan to Earn naman guys, meron silang parang potions na binibenta. Okay? Potions para ma-enhance din yung iyong reward na makukuha. So, okay. Itong part na to sa Fusion Heroes, actually the same lang din. Okay? Pero wala pa silang weapon eh. Ito pa lang. So, pupuno na energy natin. But look on it. Look on it, guys. So, iniba lang nila yung win chance. May easy, may normal, may hard, may extreme. Which is, ito yung dating rewarding. Ito yung dating. Actually, mababa pa nga to eh. Pero the reward itself parang ito yung sa easy ng D-Ball, then ito yung kasunod. So 0.62 to 0.8 and then 0.8 to 1.2 then 1.2 to 2.4 sa rare one. Okay, ito eh ano to, rare to which is si Neos Alius. Okay. So, they have the same mechanics. Ito, medyo naiba lang kasi 15% yung withdrawal tax niya. Sa Plan to Earn is 50% and then sa D-Ball is, pag nag-withdraw ka guys, 45%. Now, 15 days yan bago mawala. I think same lang din naman yan with the Plan to Earn system. So, bakit ko nasabi na pare-pareho? Simple lang. When it comes to the maintenance, sabay nag-maintenance, pangalawa, si D-Ball at yung Plan to Earn, same yung naging graph nila for the past week. So,
Plan to earn from 1,000, nag-drop down into 300, bumaba pa nga ata ng 250. Same with D-ball, na bumaba pa ng at least 175. I think yung pinaka all-time low niya. So, again, I'm not against with these games, but be careful on joining this. Okay? I actually invested with Fusion Heroes because merong nagpa-review sa akin ito. Pinagbigyan ko lang naman, nag-review naman ako, and mababa lang yung entry cost. Okay? But then again, I actually wanted to say na this is very alarming sa magiging future ng NFT games. Because we'll never know. We'll never know what NFT game would be a successful one like Axie Infinity. Kasi CryptoBlades tried it, but suddenly they failed. Because of the things that they have released, like yung pre 5 skill, pre 1 skill. Don't get me wrong, but I was able to earn money as well from CryptoBlades. And proud ako na naging part ako ni CryptoBlades. Because yun nga, yung reward system niya. And also, totoo naman na may ginagawa talaga yung developers. Si Kroge, kung ano-ano nang ginagawa right now. Or Croge. Croge ko nila kung tawagin yun. Para sa akin, Kroge gusto ko eh. So, ayun nga. Marami silang ginagawa to improve their system. Unlike this one na parang habang tumatagal, palala ng palala. Habang tumatagal, parang ikaw na yung natatalo. Okay? So, I'm not investing any more money with Drake Ball. And with Fusion Heroes, I'm already satisfied with one character lang. Kasi I'm sure pag naglabas na naman sila ng mga bagong you know, mga bagong items dito, I would have problems again in the future, and I don't want that. I hate that. I hate that. I really hate that. So, for me, ayun lang yung magiging comments ko about these three NFT games na very, very similar. And yun nga, yun ang sinasabi ng ibang YouTubers and content creators na iisa lang ang developer or the people behind these three NFT games are also the same. So, yun lang guys. Okay, be careful, be careful. Hindi porke nilag ginawa natin ng content, eh ito tolerate na natin. Okay? Make sure na kapag nagre-review tayo ng isang NFT game, i-consider natin yung facts. Facts na pwedeng mangyari din to sa NFT game na to since they have the same mechanics and they have the same developers as well. Kasi hindi naman nagpakilala yung developers ni D-ball eh. Si Plantern, hindi mo rin kilala kung sino yung developer. Si Fusion Hero, ganun din. So, wag tayo basta-basta mag-invest. Yeah, sabi ko nga, it's better to be first at something. Pero, make sure na kapag nauna ka, kunin mo na yung ROI mo. Always remember that. Get your ROI as early as possible. Kasi, you can't blame anyone. Kapag nag-invest kayo at natalo kayo, you can't blame anyone. Sarili nyo lang po. Desisyon nyo yan. Pera nyo yan. And nilagay nyo yan sa isang risky platform. So, these type of NFT games are the risky games na pwede mong pag-invest na. Now, gagawa tayo ng video kung ano yung mga games na legit talaga na alam mong kikita ka ng pera. And also, stability-wise, planado. Hindi siya yung ganito. Okay? So, maraming salamat sa panonood guys. I hope nakatulong to sa inyo. And if you like this video, please give a thumbs up on the video as well and give a comment. Maraming salamat sa mga suporta nyo guys. And I'm hoping na wala nang mabiktima yung mga ganitong NFT games sa atin. So yun lang guys and have a nice day. Peace out.